nagsisisi siya at iiyak ito palagi sa paghingi ng tawad sa inyo. Ito ay napakalupit na pamamaraan upang magsisi ang taong nakagawa ng kasalanan sa iyo. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay sana namang video ang aking tuturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala at gusto mag-try. So ngayon po, ikaw ba ay mayroong tao nakagawa ng kasalanan sa inyo or magkaaway kayo na gusto mong pagsisihin, or ito ba ay iyong relatives lamang, kaibigan o sa kahit sino, kung gusto mo ito na magsisi siya sa lahat ng mga ginawa niya sa inyo na alam mo naman sa iyong sarili na wala kang ginawa para sa kanya. So gusto mo ba na makaganti sa kanya? Ito ang pamamaraan upang makaganti ka sa kanya, at ito ang pamamaraan para siya ay magsisi sa mga ginawa niyang kasalanan at lagi itong iiyak. So dito po ay ang dapat nating ihanda is kailangan mo ng larawan ng taong iyong pagtungkulan. So taong gawan mo na gusto mong magsisi, larawan niya, pwede yung ID size, basta ito ay mukha niya, kahit na ano, pwede nakaprinted, basta mukha niya or larawan niya. And kailangan po ninyo ang isang papaya. Ito ay maliit lamang na papaya na aking kinuha, dahil sayang din yung papaya namin kapag kinuha ko yung malalaki. Ito ay papaya. Ang papaya is lagi itong ito ay makati, yung katas niya makati, at laging nagkakatas ito, tumutulo ito palagi. So and ayun po, so sa papaya po ay talagang magsisisi sila. So ganito po ang ating gagawin. So dapat alam mo sa iyong sarili na gustong gusto mo itong gawin. Ito ay nakadepende din po sa iyong emosyon. Pwede dito kahit nagalit ka na gumawa nito. Pwede na galit ka na gumawa nito dahil ito ay nakadepende sa iyong emosyon. So, ngayon kapag ready ka na, pwede mo na itong simulan. So, ituturo ko sa inyo paano. Ganito po, ang paggawa nito ay araw ng Tuesday and Friday lamang. Umaga. Umaga dapat. So, Tuesday and Friday. Umaga ang paggawa nito. So, ganito po. Ito ay kanyang larawan. So, hiwain niyo po yung papaya. Tulad po nito ng aking pagkahiwa. Ganito po. Ngayon, hiwain ninyo ang papaya tulad ng aking pagkahiwa. Yung larawan ng inyong target ay pahiran po ninyo ng katas ng papaya. So, pahiran po ninyo ng katas ng papaya, and pagkatapos mong pahiran ito, ay inyo itong ilagay sa gitna. Ilagay ito sa gitna, and pagkatapos nun, ibulong po ninyo dito ang inyong nais. Yung galit ka, ibulong po ninyo. Halimbawa, na lamang magsisisi ka sa lahat ng ginawa mo sa akin. Ikaw ay mangangati at lagi kang iiyak sa iyong mga ginagawa sa akin. Pagsisihan mo lahat-lahat at lumuhod ka na pumunta sa akin. Napatawarin kita sa lahat-lahat ng mga ginawa mo sa akin. So sabihin mo lahat-lahat kung ano yung nararamdaman mo, yung emosyon mo, kung ano yung nasa puso mo, sabihin mo. At pagkatapos mo sabihin ito, ang papaya, halimbawa dito yung larawan niya or yung mukha niya, pumunta ka sa labas at itapat mo ito doon sa may sinag ng araw. Paarawan mo ito, itapat mo sa sinag ng araw, hayaan mo na nakaharap ito sa araw. At kapag ito ay pinapaharap mo sa araw, kung ano yung nararamdaman or ano yung nangyayari sa araw, ito din ang mangyayari sa kanya dito sa loob. Yung mararamdaman niya na lagi siyang naiiyak and magsisisi siya, at mararamdaman niya yung mga ginawa niya sa inyo, dahil ito ay mangangati at doon niya ma-realize yung mga pagkakamali niya. So pagkatapos nun, pagkahapon po ay
kunin niyo po ito at itago, and kinabukasan pwede po ninyo itong ibalik doon sa inyong pinagbilaran. And ayun po, kinabukasan ibaon po ninyo ito sa lupa. So ayun po, magsisisi po ang taong ginawa niyo nito. So salamat po sa inyo. Bye bye everyone. God bless us all.